Ito po ang kasaysayan ni Gobas. Ang taong mag-uuling. Siya po ay palaboy dito sa Taiwan. Minsan po, pag may nadaan dyan, nahingi po siya ng pagkain. Ngayon po, nakahingi po siya ng sigarilyo. Ayan, hawak-hawak niya yung sigarilyo niya. Nakakawa. Po-focus po natin, ha? Ayan po siya, mga kaibigan. Nahit-hit po ng sigarilyo at nag-iisip kung siya po itutuloy pa sa kanyang buhay o hindi na. Ngayon po siya yung umingiti at kayo kumakamot sa batok niya na puno po ng libag. Kakakain lang po niya galing sa mga Chekwa. Bali, tatlong Chekwa po yung nagpapakain sa kanya na ginagawa po siyang parang tuta. Ayan po ang istorya ni Gobas dito sa Taiwan. Ayan, minsan malungkot. Minsan yan, patawa-tawa, pero mag-iisip po yan. Minsan po ay pinigil kong magpakamatay ang taong yan. Kumuha po siya ng kutsilyo at muntik nang laslasin ang kanyang pulso. Ngayon po siya ay nagyayosi. Ayan po. Ayan po. Yung karibal niya pong Pipe, karibal niya po sa panghihingi ng pagkain ang kausap niya ngayon. Ayan po. Nagsasign language sila. Ewan ko lang kung naiintindihan ni Gobas. Ayan. Nagsasign lang. Ayan. Oo daw nang oo. Ayan. Ayan. Sign language po yan, mga kaibigan. Ayan po. Ayan. Ayan. Aha. Hindi po lang natin alam, mga kaibigan, kung nagkakaintindihan po yan dalawa. Ayan. Basta na lang po, sumisenyas. Ayan. Kadaldal ng piping ito, ah. No. Ayan. Ano kang sinabi? Oh, how? Gagawin po. Pipina, tinakasan pa ng pera. Ganyan ba talaga tayong mga Pilipino? Tanongin niyo po sa inyong mga sarili. Tayo po ba'y talaga may lahing magnanakaw? Ngayon po, i-check wang pipi ngayon ay nag-OOT po para mabawi lamang yung nawala sa kanya. Nakakaawa po mga kaibigan. Samantalang ang nanghiram sa kanya, painom-inom lang sa Pilipinas, tawa ng tawa at siya ay nakaisa ng tao. Gatapot hindi natin kalahe, pero hindi dapat natin ginagano ng tao. Kung tayo may utang, responsibilidad po nating bayaran ito sa abot ng ating makakaya. Kung wala po tayong pambayad, pwede po nating kausapin yung tao pinagkakautangan natin na kung po pwede, ay hintayin lang na makaluwag po tayo. Hindi na lang basta yung tatakas tayo at tayo po'y basta na lamang mag-iiwan ng basahan na para bang
ginamit mo, tsaka mo itinapon na siniwanan. Yan po ang nangyari sa Chekwang yan. Kaya po yung Chekwang yon mukhang basahan talaga. Ngayon po, kaawa-awa po mga kaibigan, yung mga pinagkainan po namin, pinupulit niya. Kasi yung karton na pinagkainan namin, pwede niyang ibenta at kahit pa paano, makadagdag doon sa nawala ka sa kanyang pera. Kaawa-awa mga kaibigan, ang Pilipinong iyon, nagdahilan na nasakit ang tiyan at siya daw ay magpapa-opera. Pero bakit ganun ang ginawa niya? At nung tinanong namin mga kaibigan, ang sabi niya, hindi na raw pinababayaran sa kanya. Pero bakit siya sinisingit? Anong klaseng kawalangiyaan ang meron ng taong yan? Hindi po ako nagbabanggit ng pangalan kung sino man siya, mamatay na siya at ubod niya ng pangit. Hindi ko naman sinasabing pagkagwapo-gwapo ko. Ang sinasabi ko lang ay pagkapangit-pangit niya at ang pangit ng ugali niya.